what is up? So today is a very, very special day because today is my graduation day. Yes, po, today nga is our graduation day. Like 2 years ago, graduate ako ng BS Pharmacy. Ramon Christian Olarda, Bachelor of Science in Pharmacy, cum laude. And now, after 2 years, kagraduate ulit si Kuya mo lang, Doctor Pharmacy Besa. Iyak na ba? Natataiyak ko. Bakit ba? Hey, naku. Basta natataiyak ko. Hindi man ako ganun ka-excited. Huh? Bakit ako natatae? Ano? Napadanoog. I have a problem. I don't know how to tie a tie. A necktie. Search tie to YouTube. Ito na lang, mas mabilis 2 minutes lang. Wait lang, kuya. Ano ba? Mm-hmm. Wide end? Narrow end. Okay, masyadong mabilis. Wait lang. Ano na? Ano ulit niya? Tura lo, piting na kola. Tagal? Piling ko alam ko to. Gaganan. Tapos, gaganan. Okay. Mas mahaba siya. Mas ma-ice kayo yung mamay. This is called a Windsor knot. Windsor knot. Excited. I'm done. Okay, tara na po. Tingin ang formahan tayo. Tingin. Mga formang graduation. Yes. Tara na. Bye, Patty! Here at the Manila Hotel and nag-assembly na po mga tao. Oh my God! Actually, 1 o'clock pa lang at 2 o'clock pa yung start ng graduation. Isai is having friends that we'll keep for the rest of our lives. And I guess that means we really are all in this together. Because once a wildcat, always a wildcat. Thank you! Nangyari nung graduation day, hindi na ako na masyadong nakapag-vlog. Sobrang mixed emotions, happy, sad, excited, everything, lahat ng emotions na ramdaman ko nung time nag-graduate ako. So actually itong degree na to, kaya lang naman ako napapasok sa Doctor Pharmacy na to is because nung time na gagraduate kami ng BS Pharmacy, yung dean namin nakita ko umakyat siya ng stage. Tapos sabi ko, parang ang ganda magkaroon ng 3 stripes dito sa toga mo na parang wala lang, parang ang taas mo lang tignan or ang ganda lang ng dating, parang ang professional lalo. So yun yung naging dahilan kung ba't ako nag-pursue ng Doctor Pharmacy. So tip lang para sa mga future students ng pharmacy, so kung gusto niyo magtrabaho abroad like sa United States, at least kailangan niyo makagraduate ng 6 years or yung Doctor of Pharmacy degree para kayo maging registered pharmacist abroad. And syempre naman, kailangan niyo din mag-take ng mga board exams nila doon. So yun din pala yung isa sa mga reason kung bakit din ako nag-take ng Doctor of Pharmacy. So itong journey na to, hindi siya naging madali kasi habang
nag-aaral ako nung doctor pharmacy degree ko, parang hindi ako nagtatrabaho or what, yun lang talaga yung focus ko. And parang naisip ko lang, hala, parang nakakahiya na sa magulang ko kasi parang graduate na ako ng BS Pharmacy, meron na akong license as a pharmacist dito sa Philippines. So parang, alam yung nagiging dependent ka sa parents mo pa rin, despite the fact na graduate ka na at may lisensya ka na. So yun lang yung parang nakaka-down. Kaya inisip ko na lang, siguro papagbutihin ko na lang dito sa degree na ito para at least ma-repay ko naman yung parents ko after kong graduate. So nung nag-PharmD din ako, sobrang daming hirap ko din pinagdaanan, especially sa pagko-commute MRT. Kasi from San Mateo Rizal ako and sa Makati pa yung school ko. So everyday ako nagpabiyahe, hindi ako nag-dorm, hindi ako nag-apartment, uwian lang tayo be. At doon ko na-experience yung sobrang hirap, lalo na sa pagsakay sa MRT. Yung siksikan, yung pagod, yung puyat. Or finally at least yung mga sacrifices ko, sobrang naging worth it naman sila, nakatapos ako ng degree ko. So ngayon ang tanong, ano na kuya ang plano? Sa mga panahon ngayon, hindi ko pa alam masyado kung ano yung gagawin ko sa buhay ko. Oh my God. Ang hirap mag-adulting best. Hindi ko alam kung magtatrabaho na ba ako or magpapahinga muna ako. Kasi meron din pumapasok sa isip ko na parang gusto ko ng ibang path aside from pharmacy. Although yun nga lang, parang nakakapanghinayang yung license ko, yung nag-doctorate degree pa ako. Tapos hindi ko din pala gagamitin. Pero feeling ko kasi, kung ano yung plan ni Lord para sa akin, yun yung mangyayari. So kung hindi talaga ako para sa pharma, siguro may ibang mas magandang plano si Lord para sa akin. Pero so far, I think mag-experience muna ako dito sa Philippines. So yun lang, kung magkaroon ako ng mga opportunities habang nagtatrabaho ako, nandun ako sa point ng buhay ko na parang tinitingnan ko pa kung saan talaga ako mag-fit. Hindi lang ako nagpo-focus mismo sa pharma. Oh, meron tayong YouTube, so malay mo may future tight friends sa YouTube. Malay mo lang naman. Baka naman, di ba? Tapos dati gusto ko din maging flight attendant kasi before pharmacy gusto ko talaga maging FA. Kasi alam mo yun, parang I like to travel. Yun yung mentalidad ko kapag FA. Although alam ko hindi ganun kadali na maging FA at hindi lang travel lang ang ginagawa ng mga FA. So nandun din ako sa point ng buhay ko na bakit ba 22 years old pa lang ako? Ba't ko ba minamadali yung sarili ko? Bakit ganito sa buhay natin? Parang kailangan natin maging successful before tayo makareach ng 25 or 30, which is parang in reality, mahirap mangyari kasi kagaya nito, 22 years old na ako. I need 2 years experience para ako makapunta abroad or makapag-work sa ibang field. So diba parang by then, sobrang impossible na maging successful ka na at the age of 25 sa akin. So naiinis lang sa sarili ko minsan kung ba't ko minamadali yung buhay ko. Bata pa tayo at madami pa tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Just let's live our life to the fullest. Wow! Sometimes kasi sa buhay natin, iset aside natin yung parang pride natin. Ako ang pride ko yung parang feeling ko yung doctorate degree ako. So dapat ganito yung work ko, ganito dapat yung marating ko, ganito yung mangyayari. Kasi feeling ko may mga bagay talaga na hindi para sa atin. Although hindi ako nang hihinayin na nag-doctorate degree ako. Ako yung may gusto nito, kaya ako ang pumasok dito. Ang akin lang is, siguro minsan may mga plans si Lord sa buhay natin na mas maganda aside sa mismong plan natin. So baka naman may mga trabaho kayo dyan as a pharmacist. Yung email ko nasa baba lang sa description. Baka naman tingnan mo lang tapos sendan mo ako ng, ay, would you like to apply? So yun lang, I just want to thank my parents, my friends, my classmates, everyone na tumulong sa akin na ma-reach itong journey na to. And sana sa inyo, i-pursue nyo lang yung dream ninyo, kung ano yung gusto ninyo. And just don't let your parents down. So that's it for this video, guys. I hope you guys liked it. Please give it a thumbs up if you do like it. And please subscribe to my channel, RC Life. So this has been RC Life. Thanks for watching. Bye!